Marami ang nagtag sa atin ng balitang ito. Viral ito ngayon sa social media. Mas mabilis daw ang ikot ng mundo. Ano ang basihan ng mga scientists? Bakit nila nasabing bumibilis ang rotation ng Earth? Bakit ito nangyayari? At dapat ba tayong mabahala sa epekto nito? Mas mabilis na pag-ikot ng Earth, yan ang ating aalamin. Pag-ikot ng mundo ay basihan ng oras at ang bilis nito ay nakadepende sa taong nakakaranas nito. Ayon sa isang kasabihan, bumabagal ang ikot ng mundo kapag malungkot ka, bumibilis naman kapag nai-enjoy mo na. Pero sa siyensya ay walang ganyang-ganyang mga pa-sad boy effect. Ang normal na ikot ng Earth ay humigit kumulang 1,000 milya kada oras. Ayon sa pag-aaral, mas mabilis ang ikot ng mundo noon kaysa ngayon. Ilang bilyon taon na matalipas, sinabing 18.7 hours lang ang isang araw kumpara sa kasalukuyang 24 oras. 18 hours lang ang isang araw noon at unti-unting nadadagdagan sa paglipas ng panahon. Mas mabagal ang ikot ng mundo noon dahil mas malapit ang buwan. Pinipigilan ng gravity ng buwan ang pag-ikot ng Earth. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating buwan ay lumalayo sa Earth kada taon. Lumalayo ito ng 1.48 inches taon-taon kasing bilis nito ang paghaba ng ating mga kuko. Wala tayong dapat ikabahala dito mga kapantas dahil hindi tayo tuluyang iiwan ang buwan sa susunod na milyong taon. Talagang loyal sa atin ang buwan, hindi gaya ng ex mo. Pero hindi ang paglayo ng buwan ang nakikita ang dahilan ng mga siyentipiko kung bakit binibilis ang ikot ng Earth. 620 million years ago ay tinatayang 22 oras lang ang mayroon ng isang araw at padagdag ito ng padagdag. Sa kasalukuyan, ang normal na bilang ng oras sa isang araw ay hindi talaga 24 hours kung hindi 23 hours at 56 minutes lamang. Pero nitong June 29 lang, may napabalita na mas mabilis ng 1.59 milliseconds sa isang araw kumpara sa average. Ito na ang pinakamabilis na araw makalipas ang 50 years. Pinagulat ito ng maraming scientists dahil hindi normal ang pagbilis nito. Sa kasalukuyan, ang normal ay ang patuloy na pagbagal ng Earth kaysa sa pagbilis. Dapat mas bumabagal ang ikot ng Earth dahil sa napakaraming factor gaya ng friction mula sa air movement. Halimbawa ang merry-go-round o roundabout na ito. Kapag pinaikot mo ito ng malakas ay babagal ito dahil sa outside factors gaya ng hangin at gravity. At bandang huli hindi magtatagal ay tuluyan itong hihinto. Ganyan din ang eksplenasyon ng mga eksperto. Normal daw ang pagbagal ng mundo dahil sa mga internal at external factors gaya ng hangin, paglobo ng populasyon, gravity at maging paggalaw ng lupa sa ilalim ay may kaunting epekto rin. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ang oras sa loob ng isang araw ay dapat daw nadadagdagan ng 1 segundo kada 50,000 years. E paano itong nangyari nitong June 29 lang? Halos mabawasan tayo hindi lang ng isa, kung hindi 2 segundo. May kakaiba talagang nangyayari sa Earth. Ito ang tinatawag na Very Long Baseline Interferometry o VLBI. Ito ang paraan ng mga siyentipiko para malaman ang oras sa pinaka-accurate na paraan. Gumagamit sila ng napakaraming network at mga satellite mula sa iba't ibang panig ng mundo at ginagawang tanda ang araw para siguraduhing tama ang kanilang datos. Gumagamit din sila ng tinatawag na atomic clock. Nung una ko itong marinig, akala ko ito ay sumasabog na orasan. Yun pala, ito ay pinaka-accurate na orasan sa buong planeta. Gumagamit ito ng pinakamaliit na frequency ng quartz para mapagana ito.
Sa madaling sabi ay hindi pwedeng dayain ang orasan na ito kung magkaroon man ng malaking sakuna ang mga tao at magkaroon ng problema sa oras ay mananatili itong gumagana. Sa sobrang high-tech ng atomic clock ay napakakomplikado kung papaano ito gumagana. Kailangan nating gumawa ng hiwalay na video patungkol dito. Ito si Graham Jones, isang napakagaling na astrophysicist. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang pagbilis ng pag-ikot ng mundo, ay maaaring magkaroon tayo ng kauna-unahang tinatawag na negative leap second. Ito ay pagbawas ng isang segundo mula sa ating oras. Sa history ay 27 times na tayong nagkaroon ng positive leap second o 27 times nang dinagdaga ng segundo ang ating oras simula noong 1970 para makasabay tayo sa pag-ikot o pagbagal ng Earth. E paano ngayon na bumibilis na? Ang negative leap second o pagbawas ng segundo sa ating oras ay may kaakibat na masamang epekto. Dahil nga first time itong gagawin ay maaaring magulo ang mga IT system sa ating mga computers at mga mobile phones. Ayon sa mga IT experts ay madali lang ang magdagdag ng segundo pero ang pagbawas, talagang magdudulot ito ng pagkalito sa mga app sa ating phones, mga email, calendars at maging mga messages natin sa ating mga phones. Maging ang mga files ng mga government offices ay maaaring magkaroon ng problema. Tutol ang marami sa panukalang ito dahil hindi talagang magandang bawasan ang ating oras. Pero bakit nga ba bumibilis ang ikot ng mundo? Dapat na ba tayong mabahala? Sa kasalukuyang pag-aaral ay hindi pa rin sapat ang mga ebidensya kung bakit bumibilis ang ikot ng mundo. Sinabi sa ilang pag-aaral ay dahil daw ito sa global warming. Ang pagkatunaw ng mga yelo sa North Pole at South Pole ng Earth ay ang nakikita nilang dahilan. Dahil daw bumababa ang mga tubig na ito sa Ecuador at nakakadagdag ng bigat sa gitnang bahagi ng Earth kaya mas bumibilis ang ikot nito. Sa ngayon ay wala tayong dapat ikabahala mga kapantas dahil wala pa itong masamang dulot sa atin. Pero pagpatuloy na tunaw ang mga yelong ito ay maraming pwedeng mangyari. Mga tsunami, mga pagyanig ng lupa, pagsabog ng mga bulkan, El Nino at marami pang iba. Dapat nating ingatan ang ating planeta kahit sa maliit na paraan. Talagang nakakamangha kung papaanong nagbabago ang ating planeta sa tinagal nito. Maging ang NASA ay manghang-mangha sa pagbabago ng Earth. Alam nyo ba na ang NASA ay may teorya na tinatawag na Snowball Earth? Ayon sa kanila, bago pa raw magkaroon ng mga hayop at mga tao dito sa Earth, ay nakaranas ito ng Ice Age o planetang puro yelo lang. Pinaniniwalaan nilang may mga microorganisms nang nabuhay noon bago pa magsimula ang mga tao. At ayon sa pag-aaral mula sa Harvard University ay hindi lang isang beses nangyari ang Snowball Earth kung hindi dalawang beses. Paano ito nangyari? Dahil daw ito sa napakaraming bulkan ang nagsabay-sabay sumabog at ang mga usok nito ay humarang sa halos buong kalangitan. Naharangan nito ang sinag ng araw at nablock nito ang init na kailangan ng ating planeta. Kaya naman, nanigas sa lamig ang Earth at nagmistulang snowball. Sinabi ng mga siyentipiko na may tsansang mangyari ito ulit kung magsasabay-sabay pumutok ang mga bulkan sa iba't ibang panig ng mundo, pero ang porsyento ay napakababa. Ang isa pang nakakamangha sa Earth ay ang gravity nito. Alam nyo bang hindi pantay-pantay ang gravity ng bawat lugar? Dahil iba-iba rin ang pwesto ng mga bato at lupa sa ilalim natin. Gaya na lang ng ibang video na nabalita na umaakyat pataas ang mga sasakyan o maging ang bolang ito. Napakarami pang misteryo ng ating planeta ang hindi pa natin nadidiskubre. Kaya sa ating pagtatapos ay siguraduhin nakasubscribe ka para lagi kang updated sa mga ganitong video. Yun lamang po para sa videong ito.